gagawin natin ngayon ay mag-segregate tayo ng basura. Kasi para makatulong tayo sa kalikasan at para rin mapaayos ang ating pagtatrabaho. Kaya ito guys, ito yung mga isisegregate natin. Yung nabubulok, patapon, nabebenta at delikado. May kumakanta sa simbahan, kaya may background ako. Ito siya, yung mga nabubulok, yung mga natitirang pagkain, balat ng prutas, gulay, tinik ng isda, ganyan. Pati yung ex mo, nabubulok, jack. Patapon na yung mga plastic na tao, itapon, joke na. At saka yung mga laminated paper, basta yon yung mga patapon. Yung nabibenta, yung mga papel, mga carton, botilya sa Bisaya, botilya ba din sa Tagalog? Wala, plastic na upuan, yung mga sira-sira, huwag naman yung bagong bili. Mga plastic na mga kutsara, yan, ganyan, ipaghalo-halo mo yan kasi mabibenta pala yan. Yung mga delikado, ito, yung mga face mask, dapat hiwalay, face shield na mga ginagamit, gloves, yan, mga PPE, dapat yun, ano, hindi naman tayo gumagamit ng PPE dito, sari-sari store lang to, maliit na tindahan, so, yan, yan yung mga iano natin, i-segregate na yun, tara. Thank you.
Ayan na guys, na segregate ko na yung mga plastic at saka yung mga papel ito. So ito, hindi pa natin to itatapon kasi punuin muna na. Punuin natin yung sako para hindi sayang. Saka ito yung mga nabebenta yan. Pinagsama-sama ko. Tapos ito, ihang lang dyan itali kasi hindi pa naman puno. Mga ano to, face mask. At saka ito, yan. Yan guys, mga tansan, ayan, mga tansan. Pinagsama-sama ko. Ayan na sila. Ayan, nasegregate ko na. Ayun guys, nakita niyo naman yung ginawa ko kanina, di ba guys? Nagano ako, nagsegregate ako ng mga basura. Sana tayo mga tao, hindi lang kami yung mga nagsasari-sari store, sana lahat gagawin yung pagsisegregate na ang basura para mapadali yung pagkuha ng basura at saka maging maayos yung ang basura natin. At saka ito, makakatulong din to sa ating kalikasan. Huwag na tayong magtapon-tapon ng kung saan-saan. Isegregate na lang natin. May mga kumukuha naman ng mga basura dyan eh. Yan, para yung mga kumukuha din ng basura, hindi na rin sila mahirapan mag-segregate. At least pag sinabi mo, kuya, nakasegregate na yan, at least matutuwa sila, hindi na nila isisegregate pa yon. At saka para maayos din, at saka para mabilis din yung pagkuha ng mga basura. Saka mapadali yung mga trabaho natin. At hindi lang mapadali, maganda pa yung ano natin, nakakatulong pa tayo sa kalikasan. Siyempre, nakasegregate na yung mga ano. Alam na natin kung ano yung mga dapat itapon. Yun, sana may matutunan kayo sa akin, sa ginawa ko. Sana gayahin nyo ako. Kung hindi nyo man ako magaya, sana itapon nyo ng maayos yung mga basura nyo. Kasi tayong mga nagsasari store talaga, magastos tayo. Kasi kaya tayo sari-sari store eh. Tingi-tingi yung mga binibili. So, bawat bili ng tao, gagastos tayo ng mga plastic or kaya ng mga paper bags. Kaya yun, hindi lang dapat tayo nakabase doon sa ating mga for ganito, malaki yung tindahan niya, no, kumikita, ganyan. Huwag natin isipin din yun. Kundi isipin din natin yung ating kalikasan. Para makatulong tayo, yun yung ating paraan. Mag-segregate tayo at para maayos yung ating mga basura. Yun lang po. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Please subscribe. Please like and subscribe. Thank you.